Na nashishare ko lang kasi syempre sa akin hindi masyadong worse siguro yung nangyayari, pero like yung mga OFW natin sa Italy, as in talagang wala silang trabaho. Kumusta naman yung mga pamilya nila sa Pilipinas? Dahil porket OFW yung isang member ng pamilya, hindi na sila may bibigyan ng ayuda, di ba? Parang unfair yun. Na kami mismo, yung nasabi ninyo na bagong bayani ng bayan, eh, pagkailangan namin ng tulong, kami pala yung walang aasahan. Nakakasama lang din ang loob. At saka yung ganitong panahon kasi na lahat ng pakiramdam mararanasan mo yung malayo ka sa pamilya mo, nangangamba ka, tapos nag-aalala ka, nagtatrabaho ka, pero yung isip mo nasa pamilya mo, kumusta na kaya sila, na sana maayos lang sila doon. Ang kagandahan nga lang is meron tayong mga social media na makakontakt mo sila, pero somehow iba pa rin yung nadudong ka sa tabi. Alam mo na yung pakaramdam pati ng isang nanay na nakakapaglubog palubog loob na lang talaga is yung nakakausap mo yung mga anak mo, yung family mo, yung mga mahal mo sa buhay na malayo. Pero iba eh, iba yung pakaramdam eh. Tapos malalaman mo na katulad niyan na parang naglalabas siya ng sentimiento eh, na yung mama, hindi na naman kami nabigyan ng relief. Yung ganung pakiramdam, kasi nakaka-down sa mga bata na bakit ganun, ba't di kami kasali? Kasi yung kasiyahan na makasama ka sa bilang ng mabibigyan, malaking tulong na yun. At saka yung pakiramdam, kasi naiintindihan ko yung bata eh, kung anong pinanggagalingan ng bata, na siguro emotionally down na down talaga sila. Yung ganung pakaramdam na hindi sila makalabas, hindi sila makapagtrabaho, 'di ba? Marami kapag kumaga emotionally yung tira sa kanila eh, tapos magkakaroon pa ng ganung discrimination. So sana naman mapag-isipan din, magkaroon ng consideration, 'di ba? Yun, na nasishare lang na kung tutuusin, talagang beneficial sa mga family namin na nandiyan. Ang ilang kilong bigas, ang ilang, sabihin mo sardinas, oh why not? Diba? Manawid gutom yan eh. Eh katulad nga niyan, halimbawa, mawalan ako ng diretso, mawalan ako ng trabaho, hindi pa rin sila kasama. Kumusta naman sila? Diba? Yung mabigyan ka, malaking bagay na yun eh. Na maano na yun sa pakamaluwag na yun sa pakiramdam na you belong din pala, nakasama ka. Yung ganun, parang nag-i-exist ka. Huwag ko lang kung nag-gets ng iba yun. Oh my goodness. Dito na tayo. Malapit-lapit na. So yun. So alam ko na hindi ako nag-iisa sa ganitong pakiramdam. Na sana mabigyan ng atensyon ng mga kinaukulan natin dyan. Kasi swerte kayo nakasama niyo yung pamilya niyo. Although hindi naman namin din ginusto to. Or sabihin niyo na bakit ginusto ba namin na magtrabaho ka dyan sa malayo. Pero ito yung sitwasyon namin eh. Pinaabot lang namin sa inyo. Kasi alam namin din naman na masakit na yung ulo ng mga officials natin. Pero yung